Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome back to my channel, Tina78. Please don't forget to subscribe, like, and share if you like. Hello guys! Good morning! Andito na ngayon ako sa show home. Puntahan natin si Mother MM. Huwag lang natin banggitin yung pangalan niya kasi Mother MM na yung tawag ko sa kanya. Puntahan natin siya. Kamustahin natin kung na-approve yung visa niya o hindi. At saka ito guys, may kasama ako si Ate. Hi Ate. Hello. Bumati ka sa Pinas, Ate. Hello, kamusta sa taga-Antique? Okay, kamusta dyan sa mga taga-Antique? Nandito ngayon kami sa Siohong. Punta kami ng Yonlong. Bye Ate, see you next time. Maraming salamat, Jollibee Hong Kong. See you guys, thank you for watching. Bye bye, see you again. Ate, spicy niya. Hot spicy. Okay. Sa akin ano, original spicy. Okay. Ito na ngayon, nag-usap na kami kasi magpaalam na siya. Order muna kami ng Jollibee. Tapos kakain. Ito yung Jollibee. Yun lo. Ate, guys. Nandito ngayon kami sa Jollibee. Kasama ko na si Mother MM. Yun lang yung pangalan niya. Ayaw ko kasi ilagay doon sa ano yung real name niya. Kaya ito guys, is sad to say, na-refuse yung visa niya. Hindi... Ako amino? Oo, yay. Sa'yo yan. Hindi siya natuloy. Ito, kausapin natin sa ano yung nangyari. Bakit na-refuse yung visa niya. Walang nabilat ako. May employer na siya na guys. Mayroon na sa employer. Kaso lang, the problem is the immigration. Hindi na-approve yung visa niya. Kaya siya. Hindi lang to gusto ko. Gusto ko lang i-share sa mga kababayan natin. Kasi marami kasi hindi to na-terminate. Kasi para gusto din nilang malaman ano yung mga procedure, ano yung dapat gagawin. Kung kayo ay nasa na kung wala na kayong choice, kung kasi yung 'di ba, ang hirap-hirap pa yung sa Pinas, so kung wala na kayong choice, may second option naman talaga para ayaw nyo umuwi sa Pinas. Yung gagawin nyo is guys, welcome back Mother MM. Ang ganda niya no, tingnan nyo, 'di ba? Nung hindi pa uso ang tap. Oh, Mother, diyan ako sa tabi mo. Diyan ako sa tabi. Nakakalipad na yan. Hello guys, I'm here. Kausapin natin sa guys, bakit kaya ano nangyari? Ano kaya nangyari? Bakit na-refuse yung visa niya? Ito na yung magsabi. Na-terminate ako for... Sa una kong amo na-terminate ako. Isang taon at 7 months ako. Ilang buwan na lang. Sorry guys, error. Ayan siya guys. I will miss her because alisa siya talaga. Oh, sige, ito na yung sabi. Ano siya? Na-terminate ako. Isa't kalahating taon ako sa amo ko dati. Daw, wala daw siyang tiwala sa akin na mag-alaga ng anak niya for almost 2 years. O, diba, wow. Ngayon, nagkaroon ako ng bagong amo sana. Kaso nga, na-refuse yung visa ko sa immigration. So, may employer na sa sana. Ngayon, wala akong choice. 1 week na lang yung binigay sa akin ng immigration. May August? Hanggang August 8 lang ako. So, wala na akong choice. So, mag-cross country ako going to Dubai. So, sino yung na-terminate yan, na-refuse yung visa, just let her know. Then, I will give you the instruction. Ano yung gagawin. Dapat may second option kayo. Yes. Di ba ang hirap-hirap na noo? Ang hirap-hirap ngayon sa Pinas. So, may mga anak kayo sa Pinas. Binubuhay natin yung family natin sa Pinas. So, kasi may mga ano talaga na mga problem na hindi talaga ma-approve yung visa kahit na may employer ka na.
So ito, huwag kayong mag-aalala, tutulungan ko kayo kung willing nilang pumunta ng Dubai, from Hong Kong to Dubai. So tutulungan ko kayo at saka andito yun si Mother MM, di ba? Kaya nga huwag kayong mag-aalala dyan. Kung sinong gusto magpunta ng Hong Kong, tuloy pa rin kayo kasi hindi naman lahat ng employer is ganyan yung ugali. At saka, ang problem, bakit ano, di ba, kukunin ka ng employer mo tapos na-refuse yung visa mo, dapat, di ba, pag umuwi ka ng Pinas, pwede ka rin makabalik dito pag isagot yun ng employer mo yung, magkano yung amount? 20K. Oh, explain mo. Ang pa-explain mo? Kailangan ko umuwi ng Pilipinas para doon ako kukuhanin ng amo ko. Pero magpipirma kami ng kontrata dito while waiting my visa. Before sa umalis ng Hong Kong, dapat nakasign na siya ng kontrata. Para ma-process yung visa ko pag-alala. Oo, yun. Kaso, ang problem is, ang employer niya, hindi siya gagasto ng more than 10,000 Hong Kong dollar. So, ang hinihingi ng agency is almost 20,000 Hong Kong dollar. So, hindi kaya ng employer niya, guys. Kaya wala siyang option. Wala siya talaga ng ano, kaya ayaw niya umuwi ng Pinas. Kasi alam mo naman, pandemic, ang hirap ng buhay sa Pinas. May binubuhay ka ng pamilya, may binubuhay ka ng mga anak. So, kailangan niya talaga. Nader, kahit na maliit lang yung sahod doon sa ano, sa Dubai, at least mayroon kang trabaho na naghihintay sa iyo doon. Of course, 'di ba? Hindi naman dahil talaga ano eh, kung pwede lang may trabaho o may income, yung alam mo yun. Oo, basta may income, basta ka may kita lang para sa ating mga tiwala anak. Lang tayo, tiwala kay God. O, yun lang talaga yung unang-una nating gagawin. Whatever problems we have, trust Him. We can trust Him and He will provide us. Siya lang talaga yung nakakaalam kung ano yung para sa atin. Siguro, hindi ka dito para sa Hong Kong. Siguro, doon ka talaga nababagay sa Dubai. God bless you. I wish you luck. I wish you have a good employer there in Dubai. Magkita-kita pa rin tayo. Oh, you come back here after 2 years. Galing naman doon, guys, after 2 years, babalik na naman ako dito. Ano lang, be patient. Thank you. Thank you sa libre. Ang sarap pag libre. Uy, magpasalamat ka sa sponsor natin. Nakikinig dyan siya. Ay, thank you pala sa nag-sponsor ng food. Sabihin mo yung pangalan. Ay, hello. Hi, Victor. Thank you sa food. Thank you for treating me here. I'm so thankful to know you each other. Thanks. Yeah. Did you hear that, Langga? She said thank you for everything. And, you know, MM, you and me, we are friends together. So, that's it. This is it. So, thank you so much for your support. Thank you so much. Hello guys! Maraming salamat sa panonood. Thank you so much sa buhay ni MM dito. Siguro hindi sa bagay dito sa Hong Kong, pero bagay naman sa talaga. Pero may mga circumstances ang talaga na kailangan niya lutasin, kailangan niya talaga pumunta sa ibang bansa, hindi dito sa Hong Kong, para kumita ng pera para sa pamilya. Dito lang talaga lahat ng mga OFW dito sa Hong Kong, kung sino yung may mga problem dyan, yung walang matutulogan. Guys, libre pa hapunan, libre pa lunching dito, guys. Kontakin nyo lang ako. One night only. Pwede kayo tumulog sa bahay ko, one night only. Yung mga on the spot terminate na walang matutulogan, i-PM nyo ako. Watching my vlog. Thank you so much guys for your support. Andito lang ako. Yung gusto mag-across country, i-PM nyo ako ha. Yung from Hong Kong to Dubai. Okay guys, salamat sa panonood. Today is our last day. Mag-ano na ako kay MA Mother. Alam nyo guys, siya yung batchmate ko. Kasama ko sa agency. Kasama kami sa hotel quarantine. Kasama kami nagpunta dito sa Hong Kong.
minsan mapupunta din kami during my holiday, kasama din kami minsan, pero hindi all the time. At saka iba, si Fatima at saka si Vanessa. Hi Pat, nalibre na naman ako ni Tina. Oh, libre na naman ako dito. Ang daming pagkain. Kain tayo. Hindi naman to always one time lang to, di ba? Di ba, narinig nyo sabi ni Pastor, pa nag-care ka sa kapwa mo, nagsiserve ka na sa God. Di ba, nakita mo yun? Sharing is a caring. Sharing is a loving. Sharing to servant a God. You see? And when you care each other, and you see that one, and you care to your friends, to your neighbor, or whatever, that one, even your enemy, don't hate your enemy. Must you love your enemy, right? So this is it. Because God say, you have blessing more to come. Stay humble. Subscribe and serve. Subscribe and follow her. Then thank you. Thank you. Hi, Vanessa! Hi, Ben! Una-una na lang ko, honey. Ay, sunod. Ay! Hello, Dave! Welcome back naman pagbago. Sabi niya, punta daw siya ng Dubai after niya mag-ano. Siguro, pero hirap doon sa galing sa Pinas to Dubai. Ito, guys! Gusto niyo mag-Dubai? Punta muna kayo ng Hong Kong tapos to Dubai. Kasi ang hirap pag Philippines to Dubai, ang hirap. Madaming mga requirements, tapos security, ang mga yung taga-immigration. Ano talaga yung mga papers nyo, dapat, ang hirap talaga. Kaya, from Hong Kong to Dubai, it's so very easy. Tapos may makukuha pa kayo ng 3,000 incentives. Alam ko yun eh, 3,000 dirhams. 3,000 dirhams equivalent yun sa atin is 30,000 pesos. Pag nakasign na kayo ng contract nyo, makukuha nyo yung 3,000 Hong Kong. Hi! Hi! Nandito ka ba? 3,000 dollars. Nag-uusap pala kayo, kasama namin sa church nandito. Nagsilayas kami sa church, ang aming pagkain. Tapos nandito na naman kami. Nakikinig ka pala sa pinag-usapan natin. Yun ang talaga guys, dito yung buhay ng isang OFW. Kahit na wala ka dito kang mag-anak, mayroon kang kaibigan na tapat, at siyempre nagtutulungan kayo, diba? Yun talaga yung buhay. Yun ang talaga. Guys, thank you so much for watching. See you next time again to my vlog. At ito guys, may ba-vlog ako about sa solo parents. Ano yung mga benefits? Ano yung makukuha about the solo parents? Because I am already solo parent and I have already ID for the solo parents. Kaya guys, stay tuned to my channel and watch for my next vlog is about the solo parents. Okay? See you guys! Thank you so much! Bye-bye! Yesterday's a treasure, today is here. Tomorrow's on its way, the sky is clear.